Gakbayan sa Dipolog. Ang atong lakat sa panahon karong buntaga medyo dagom-dagom dahil ulan-ulan po sa Gakbayan sa Dipolog. Agabi kusog nga ulan hangtod kadlawon, so nakaginhawa ang atong mga tanong, atong mga bulak nga ipagtanong nga kabuang tagbuntag hapon na hindi mamatay labi na mga orchids. So karon agabi kay kusog mang ulan karong buntag po, nag-ulan-ulan po, so murag maginhawa o ng atong panahon. Dili init kayo sa tanan, labi na katungto ang magka-heat stroke kay kanang mga high blood, no? So, murag bugnaw-bugnaw atong panahon dili sa Dakbayan sa Dipolog. Pero at kay balo sa atong mga silingan ng mga dapit, puun sa po ang lakad sa ilang panahon, pero we wish them well, manghinaot kita nga maayro usap ang ilaang lakad sa panahon nga walay mga katalagman nga moabot sa ilaang mga tagsa-tagsa kadapit. So good morning sa atong mga suki nga tigpaminaw sa duha ka istasyon sa Radio Mindanao Network. Ang DXDR AM 981 sa inyong radio dial o ingon man ang 94.1 IFM sa inyong radio dial. Simultaneous broadcast. Kita kanunay na pagdomingo nga tanan o ingon man atong live streaming www.rmndipolog.tv.com. Pinaagi sa itong IT director nga si Mr. Silbert Adriatico Dondoyano. Dapat ipan ang imong kamera niya para makakita sila unsa ka kagwapo alang sa itong mga viewers all over the world. Biniusab sa ito ang atong tag-iya, ang naka-MR sa ito ang tingog sa kahanginan, si Tax Ilumba. Pinaagi sa duha ka istasyon sa DXDR o IFM. Dito sa ato ang RNN Radio Broadcast Center sa Barangay Turno ni Dakbayan sa Dipolog. Ato ang dito si Ruji Monera. Salamat kay G sa imo ang kanunay pag-plug sa ato ang kapihan sa Dipolog. God bless you. O iyon man si Danny Luod o dito sa kauban sa bila si Marvin Libres o si Jewel, no? Si Elaine. O dito sa ato ang broadcast center sa Radio Mindanao Network. Ugang kapihan sa Dipolog, hatod kaninyo pinagi sa EPT Media Services. Madungog kita, makita kita sa live streaming matag Domingo nga tanan, alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Karong buntaga, atong ikahinabi ang mga nagdumala o namunuan sa buhatan sa PhilHealth. Alang sa itong health insurance, ilabi na sa itong mga trabahante sa gobyerno, maski ka itong mga self-employed hindi makakuha sa PhilHealth, hindi maoy health insurance alang sa mga masa. Dayon, doon na po kita bisita gikan sa pag-ibig. Ang pag-ibig na nag-offer, magtanyag ka na po sa mga multi-purpose loans, pahulam alang sa itong mga kaigsuunan ng mga trabahante sa gobyerno, doon na po housing loan, alang sa kanang apikita ang panudanan. So, doon na mo yung ikakulatural duha nga titulo, pwede po mo nga mo housing loan sa pag-ibig. Doon lang takapalo ka no, o how many years to pay, o pila po ang monthly payment, pila ang interest, but anytime sa pagsugod sa itong kapiyan sa Dipolog, ato ito hinabi ato mga resource persons, sila na ang mubat-bat kung unsa ang mga programa nga gidala sa ilang tagsa-tagsa kabuhatan. And last but not the least, ato usab nga ikauban ang City Tourism Officer sa Dakbayan sa Dapitan. Pahabol ni siya si Madam Apple Marie Agulong. So, I hope kami na to sila, kay diya naman kauban na to diri ang taga PhilHealth. Philippine Health Insurance Corporation. PhilHealth. For sure, nga silingan ako diha sa Luyo sa Buluwagan. Ang gila ang opisina. Dayon, atong ipahitalo nga atong mga families, atong ipaabot, karong buntagan, nga maabot kini si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga, atong Dean sa College of Law, sa Rizal Memorial State University, ng Dakbayan sa Dipolog, and Julius Salagoria, ang atong CPA panelist, gikan sa Department of Trade ang industry, ang atong manager sa Philippine Information Agency nga si Mr. Alfonso Pons Roda. Classmate kanunay na itong mga press conference sa guban pa, mga media works. Dayon si Edgar Soronda, of course. And then, makauban usab nato si
ay on leave, no? On leave ang ato ang duha ka politiko, si Kunsyal Robel Ligorio, kay mangampanya man to sila nagsugod buhon, kandidato man to pagka Kunsyal sa Lakbayan sa Dipolog, re-electionist, the morning ato kang Mampe Ligorio, kang Atty. Paul Ligorio, o kang isa kay Russell Ligorio. Simukang, simukong, at simuking. So, good morning to all of you sa Barangay Torno. And of course, nato kang Board Member Emilio Boyle on leave usap kay magsugod-sugod na itong pangamang para sa mga boto. Sa segundo distrito kay re-electionist usap siya pagka-board member sa second district sa atong Laluwigan sa Sambuanga del Norte. And of course, ang ato ang Executive Assistant for and Provincial Information Center Manager nga si Mr. Roberto M. Pinsel. So, ang hinapon ta nga, mo padulong mo ito na itong paghinganlan sa unahan, and ako una dahil nga i-greet Tax Silbert, kini ato mga kapihan sa Dipolog fans, fanatics, nga namalit namin ito o uniforme sa usa ka tindahan na yun, hinulay sila nga fans dahil sila sa itong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. So, ano nga, kauban na ito ang logbook na ilang ipirmahan. So, good morning nga ito sa mga nanagtrabaho niya sa bowling. Nga ito nila ni Delia, si Ayun, si Aileen, si Marika, si Inday Brilon. So, muna kini atong mga suki nga itong paminaw sa bowling. No, good morning to you all, sa inyong mga amo. Ako usbon, kay Kaybaloko, nga naminaw din kayo sila karon. Sipa kaya ang karadyuhan nila sa ilang mga katindahanan o sa ilang mga tagsa sa Panimalay. Good morning sa taga-Bolin nga sila Dilya, Ayun, Irene, Maricar, Inday, Brilon. So, thank you so much. So, ako kay Balonga, fans na imo saktihan sa Dipolo kung wala ko naabot dito. Dayon iingnan ko nila nga. Ako ba dahil ko noag kananaang angkor o host sa kapihan sa Dipolo. Kung natingala ko nga, wang ko kita nila sukat, ako rin tingog mo, nailhan nila. Siguro tungod kay husky ang atong voice, bedroom voice, no? Silbert? Joke. Nahimot ko. Okay, so, ato, sa dili pa na ito, i-acknowledge ang ato ang aking bisita, kay diyan naman diri ang ato ang bisita ng sa Pilip. Tugutin na ako nga mo-acknowledge, mo-pasalamat sa itong mga sponsors na mo'y nagdala o kinabuhi sa itong kapihan sa Dipolog matang Domingo ng tanan. Without them, matagpag ikot si Juan Ruben Ligorio, we are nothing. So, thank you so much sa itong mga sponsors. Ang Chinese Marketing na namaligya sa lalain na klase ng mga spare parts sa inyong mga sakyanan, palitakin diha sa Chinese Marketing. Nga di panagiyahan ni kami ABC President Honorable Janus Yu ang kasamtangan nga Barangay Kapitan sa Barangay Niputak ng Dakbayan sa Dipolog. Ang Janus Marketing anaan hinutang sa Quezon Avenue ng Dakbayan sa Dipolog o matawagan sa telephone number 212-1148. Thank you so much nga to kang Honorable Senator Alvis Angeles, ang atong Vice Governor o Presiding Officer sa Saguniang Tamlalawigan sa Sambuanga del Norte. Thank you so much nga to kang Honorable Julio C. Napikit, Presiding Officer Pro Tempore sa Saguniang Palalawigan sa Sambuanga del Norte. Nga to kang Honorable Romulo P. Silva, Chairman, Committee on Finance and Appropriation sa Saguniang Palalawigan sa Sambuanga del Norte. Thank you so much nga to sa JMP Fruit Nursery and Lumber Dealer, sells fruit seedlings sa tagay reasonable price. Ang fruit nursery na himutang sa Barangay Lingasad sa lungsod sa Pulangko, samtang ang JMP Lumberyard adunay branch dili sa Barangay Galas ng Dakbayan sa Dipolog. Ang JMP fruit nursery ang lumber dealer gi-dumala o gi-panag-iyahan ni Mr. and Mrs. Porterio Necesario. Thank you so much na to kang Madam Glona G. Labad-Labad nga mulansar pagka kongresista sa segundo distrito ng Lalawigan sa Sambuanga del Norte, nga nagkanayon, padayon ang kalambuan pinaagi sa hawak kamay sa segundo distrito ng Lalawigan sa Sambuanga del Norte. Mao kadto si Madam
Glona G. Labandabat ang buutan nga kapikas ni Congressman Rosildo S. Labandabat. Thank you so much na to kang Atty. Lucinti Bibot Balisado na sinabuton o mahalagaron sa tanan gikan sa pamilya nga Ligdong o Tarong mulan sa usap pagka-kongresista sa primero distrito ni Lalawigan sa Zamboanga del Norte si Atty. Lucinti Bibot Balisado. Thank you so much na to sa ato ang kami provincial governor o mubalik pagka-gobernador sa Lalawigan sa Zamboanga del Norte si Atty. Rolando Enriquez Lloves. Nga nagkanayon, una sa kanan ang Ginoo ug ang katauhan. Thank you so much, Atty. Rolando Enriquez Lloves. Dagang salamat na to kang Engineer Gilbert Sinis Cruz, negosyante nga adunay timos na pagbahal sa mga tabos sa probinsya. At tangi ang umaabot nga dakong kalambuan sa segundo distrito. Lumad nga dipulugnon o gusto mo alagad pagka-kongresista sa segundo distrito, mao kana si Engineer Gilbert Sinis Cruz. Thank you so much na to sa National Grid Corporation of the Philippines na kanunay nagpahimagno nga dili magtanong o mga kahoy, dili usab mo tukod o mga infrastruktura kadoon o kahailawon sa transmission lines. Kay para malikay kita sa disgrasya, dahil padawagan nila nga palihog lang ng taon katong mga tawag na to ana, tax, mga buluyagon. Palihog lang ng taon, ayon yung hilagti ang transmission lines sa National Grid Corporation of the Philippines. Haron din kita magka-brown out diri sa ato ang dapit o laban na sa isla sa Mindanao. Kaya pinikita ang supply sa itong kuyente na agad ng power containment matag-adlaw nga tanan, tapos bubahan pa ang transmission lines. So, kawawa kayo ang madlang people. So, please, katungtuan ato makaigsuunan na nagpuyo diha doon sa transmission lines. Bantayan nato ng tanan. Gayon, okay, na ito mga kadudahang mga tao diha nga kuan inyong huna-huna nga maghimo og dautan diha sa transmission line sa EGCT, i-report lamang sa mga otoridad, ilagi na sa militar o sa pulis para mapakgang ang mga dautan ng mga pinuhatan ini sa ato ang mga kaigsuunan diyan kapita nga hadoor sa mga transmission lines sa EGCT. Stay safe, a message of concern from the National Grid Corporation of the Philippines kon EGCT pinagi ni Madam Elizabeth Bichay Ladaga, ang atong Regional Corporate Communications Affairs Officer sa NGCP Ligan City. Dagang salamat na to kang Ma'am na Tindigal Pibayubay, si SOSIX OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education, Zamboanga del Norte Division. Thank you so much na to kang Atty. General JJ Napikit, ang ato ang pinakusgan na City Councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Bipolo nga sayon kayo pangtaon, sayon kayo duulon si Atty. General Jojo Napikit buotan o masinabuton usap nga alagad sa katauhan. Thank you so much na to kang Mr. Muhammad Hassan Adjo, ang atong Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Department of Agrarian Reform Santa Isabel ng Dakbayan sa Bipolo. Dagang salamat na to kang Honorable Alimalo B. Dagpin, City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan, nga mahigalaon tayo sa nga tanan o maalagaron usap nga Kunsyal sa Dakbayan sa Dapitan, si Kunsyal Alimalo B. Dagpin. Thank you so much nga to kang Honorable Robert B. Ligorio, City Councilor sa Guriang Panlungsod sa Dakbayan sa Bipolo, panelist usap sa atong kapian sa Bipolo on leave. Honorable Romilio B. Lee, Board Member, City District sa Buaga del Norte, President Regional Board Members League of the Philippines, panelist sa kapian sa Bipolo on leave. Ngato kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA, kang Roger William o Jennifer Agustin King sa Omaha County, Northern Ireland, o inuman si Lady Arefa, Senior Nurse sa King Fahad Medical City sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Greetings to Rudy and Melinda Realiza Nina sa New York City, USA. Ngato kang Vicente and Marina Changson
sa New Jersey, USA. O sa tanan na viewers na to sa itong kapihan sa Dipolog Matag Domingo na tanan, all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, o good day na natong tanan. So, ano-ano, kaawban na to ang atong panelis sa itong kapihan sa Dipolog Matag Domingo na tanan din sa itong official video ang Sunburst Ground Floor Camila Hatuluan Gapayan sa Dipolog. Si Mr. Alfonso Pons Roda, ito ang manager sa Philippine Information Agency. Good morning, Pons, and how are you today? Good morning, Pons, and how are you today? Good morning, Pons, and how are you today? Good morning. Thank you so much. Ito ang inilagway ang mga nangaging mga aktibidades di pang pahigayon din sa Dakbayan sa Dipolog. So last week, last Friday, no morning, gipahigayon dari ang grand political rally sa Liberal Party. Dini ang presidential bet sa LP nga si former Secretary DILG, Secretary Marojas, o ingon man si Congresswoman Lenny Robredo. Kauban nilang Senator Franklin Brilon, tapos si Mark Lapid, si Chris Pai sa co-op, si Senator Ralph Recto, gayon si Madam Ina Ambalugto, former governor no, sa Maguindanao, tapos si, isa pa? Wala na? Mauna to si sila, no? Lima? So, lang eh, si President Franklin Brilon. Amo ang friendship ni Larry Recolio, ang atong cooperative officer sa Buangin ng Norte, o ingon pa si retired na assistant provincial agriculturist na si Antonio Maluto, o ingon pa si Jennifer Agustin na to nakaroon sa Northern Ireland. Among utatong kitaon si Senate President Brilon kay mora ba ito'y naglibro na mo o lunch dito, no, padulog sa Australia last 2008, no? So, tugay-tugay ng panahon, pero wa namo makahinabi si Senate President Franklin Brilon. So, thank you so much. Muna ang mga nanghitabo, katapong panfons, children's report, no? Ni Governor Roberto Bayoy o Vice Governor Sunen Alvis Angeles diha sa Sambuanga del Norte Cultural and Sports Center last Wednesday, no? Wednesday, it was Wednesday. Alang sa pag-awareness sa children's rights, no, para for the prevention of children's abuse and exploitation. So, maukad to ang mga, doon na pa, ganyan pa to mga quad points, no? Mga, doon na yung ipang activities diri nga ipahigayon sa to ang Dipolog City, Kapitan City, doon ay maaari naman si Tani Konsihal o City Tourism Officer Apple Marie Agulong para mag-iskot usap kita sa nanghitabo sa Dakbayan sa Dapitan, especially so sa regarding tourism industry sa Dakbayan sa Dapitan, kay doon natupod sila mga kalambuan nito na atong iskotan ko dire kauban si Madam Apple Marie Agulong. So kauban naman ato dire atong panelist, ang atong CPA panelist dito sa Department of Trade and Industry, si Mr. Julius Salaveria. Julius, good morning. Mang buntag and happy Sunday. Wala na di ko. Ay, mga absent. Alang sa kasayuran, mang gudaan yung mga tupaminaw, kada absent na ako, magpadala ko di ko. Manuhod so, na siya. Para ma-excuse karon sa wala di ko, kahit present ako, maayong adlaw panikita na. Oh, corruption. Bribery. Ngayon, ang sa Domingo, kay di-treat mo pag-snacks atong tuwang ato ang panelist na rin si former congressman Attorney Rosenier Matoy Barinaga atong din sa College of Law. Magpapot mo tayo. Ito po yan, i-treat na ito karon. So, atong acknowledge ang pag-iabot mo rin sa ato ang panelist na kinakusgan ang din sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University. Former Congressman Attorney Rosenier Matoy Barinaga. Good morning, sir. On nara ang mga microphone. Good ba yun? Ang buntag. Good. Ang buntag sa ito mga panelists, no? Lipay ka karoon kay pura o malipayin ka. Kaya kaya buntag pangutan, ha?
sa atong mga guests karon, no? Magbuntag o happy Sunday sa atong tanan. Okay, salamat kayo. Ako lang i-greet dito si Ariel o si RB. Duda ko, doon natin sa ipang kuroy sa balay. Dayon, ato yung kami sila paghihabot sa ato ang bisita gikan sa Philippine Health Insurance Corporation, si Mr. Cristito Tito Ruales. Good morning sa mga welcome to Kapihan sa Dibon. Good morning mga Eric. Good morning sa itong mga searching people now. Dini sa itong dakbayan sa Dipolog, sa Tibong Provincia, sa Tabuang Galingorte. Mayroon manasab sa ito ang mga nagsubaybay, nagasunod sa gawa sa nasod. Lagi na sa itong mga OFW, mga member of sa PILAD. Okay, yes. Thank you so much. First question of the day. Kaya kung paano mabot atong nakabisita, kahit ikaw sa una mong dabu-dabuhan ka ron, kaya mabot sa bisita, papahulayon kang pakapiyon. Okay, so, PILAD, what's the latest update sa PILAD? Katulungan ninyo na zero billing? Zero balance billing o point care system sa PhilHealth. Palihog lang, ipaambit ang kasayuran. What's it all about? Okay, salamat pa, Mildred. Regarding sa no balance billing policy, kini pa atong gihatag sa atong mga membro sa PhilHealth nga mga una, mga sponsored members, katong mga sponsored sa national government, ato ang mga nasa NHTS, National Household Targeting System, Approximants Test sa Disability. So ang mga kwalifikado niya na automatic na membro sa PhilHealth, so sila, lakip sila ma-appeal sa no balance billing policy. Ikaduha, katong mga sponsored usap sa local government units, doon natin mga sponsored sa municipalities, muna appeal sila sa no balance billing policy. O ingon man ang ato ang mga kasambahay sa Mamiret, mga kasambahay, girehistro sa ilahang mga amo, o ingon man ang ato ang mga senior citizens. Speaking of kasambahay, amo ko nag-discutan dari last Sunday, bisita na to ang taga Department of Labor and Employment, si Ma'am Lourdes Amores, no? O si Cyrus Tingkan. Obligado ba yun ang mga amo na iparehistro sa PhilHealth ang ilang mga katabang? Yes, ang mga amo obligado din yung magparehistro sa PhilHealth. Kasi nato sa miyagin Sabado, appeal po ko sa katubikandak sa Department of Labor na orientation, training, seminar sa mga kasambahay sa barangay turno. So, amo pong gilisita dito ang kabahin sa ilang pagpamimbro sa PhilHealth. So, itong naging Sabado, doon ay skills training. Tapos, atin dito kaibitahan ang SSS, PhilHealth, ulang pag-ibig. 3-in-1 mag-uni mag-ibig, no? Kung kasambahay. Murag kapi. Murag kapi, 3-in-1. Dapat, ang mga kasambahay na sila ay SSS, PhilHealth, ulang pag-ibig. So, usa ka forma lang yan na mahataga na sila ang number. Okay, pangatama ko ni Jenny, something cancer matter. Regarding lang ni Mr. Ruales, ano dito ang mga requirements kung panalitan mag-claim na ta sa atong mga PhilHealth na pagpa-process sa PhilHealth claim sa hospitals. Computerized man dagway siguro na ang PhilHealth. Mano man ang kada hospital, mga yung pamanggihapog members data record. Kung computerized, nga nung din na naman i-check sa PhilHealth kung naagibig sa MDR, nga nung mo-require pa man sa mga pasyente na patuon niya sa PhilHealth, then i-submit still to PhilHealth. Mura ba, ang lantaw sa mga mag-claim ani nga nung pakuhaon pa ni, then to, sila na po'y maka-check dito. So, ato okay. Daw na taga-pag-pinaw ato mga okay. Okay, sa pagkakaroon din natin dito o healthcare institution portal na gihatag na to sa ato ang mga hospitals, accredited hospitals. Ang healthcare institution portal, dito sa hospital, pwede sila maka-check sa membership sa ato ang mga pasyente kung ang eligibility. So, as of now, sa amo ang nakita, dili naman tayo parehabit sa naagi. Ang kanalang mga ayos sila o member data record, katong dili updated. Muna mga ayos sila o member data record. Pero kung updated, then updated ang contribution. Makita na dito sa hospital nga yes. So, wala na yung kinahalan pa nga pangayon o member data record o mga contribution certification. So, sa pagkakaroon, atong bagitan hospital sa mga rinong medical center, ang atong bagong hospital sa Corazon Aquino, hospital dito sa Dipolog,
na na sila connection. So meaning makita na nila. O, tama ni Sir Mate, please, sir. Napasumpay sa kumutana ni Julius na kanin. Ugun ay field health member. Dabi na siya ibibati sa iyang lawas. Makatosag isang unsang gusti pala. And then is entitled to benefit sa gatan sa field health. Sa tupakan ng imong dimension hospital, pwede mo ato, aside from those hospitals na imong dimension, pwede ba? Okay, as long as accredited attorney ang ato ang hospital, pwede mo ato ang ato ang mga membro sa GASA. Pero akong advice sa mga, especially sa mga sponsored members, katong national sponsored, o kang ato ang local sponsored members, apil na diha sa itong mga pantay, ang ato lang i-advise na para din sila matakang din sa makagasto at sa government hospital. Pwede sila mati sa private hospital, pero kung mati sila sa private hospital, mas probably magka-excess sila silang balayunan. So atong i-advise nga ato sa government hospital. Okay, pasong pagganin, dati mong kayo mga organization, no, or department sa gobyerno, who caters to sa mga social benefits, no, sa mga medical. Doon na tayo SSS, SIS, Free Health, Pag-ibig, at sa pala yun. No? Dayon, mura old sa yung ingon na old, panagin niya karoon sa impyado, so na, mag-membro ka sa Free Health, bayad ka, diba? Membro ka sa SSS, bayad ka, diba? Bayad po. Membro ka sa Pag-ibig, bayad ka, no? Automatic. Dayon, o magdaot ka, usarayin mong atuan, asa naman tutunduhan? Ano mang dagan tag balay ro noon then o sa SIS for instance o sa SSS di ba magdaot ka pwede ka mo claim pag sa SSS SSS for sickness benefit then hindi po ka sa pag-ibig so it means na asa magtingin ni atong mga contribution o magdaot to kita ato ko sa hospital ako dat SSS sa mga dagot ato mo ko dat pag-ibig. I mean, how can we, ano? Daghang ahensya. Daghang ahensya, no? Okay. Parang one-stop shop. Oh, no, yung daghang kakay mo mention, kung daghang ka sa pag-ibig, what ako nagamit ako ng success, no? I mean, why am I paying for something which I cannot give you benefit of? Okay. So, kami up to me, ang pilhot sa Medicare pa, ipon sa SSS. So kami ato ang ibayaran sa mga membro is SSS premium o Medicare premium. Pero sugod na itong February 14, 1995, since gibulag na ang Medicare, kaya Medicare sa una, kapot lang man ang opisina, di mo siya kawalingan ng buhatan, no, na nahimo na siya ng field health. So kung mag-hospital o hospitalization benefit, field health na siya. Pero kung mag-hospital sickness benefit, sa private sector, naaragyatong siya sa SSS. Kung government sector, naas ang sickness benefit na sa GSIS, pero kung mag-hospital at hospitalization benefit, field health na siya. So, parang field health siya, hospitalization benefit. Klaro na ito, parang masaptan. Oo. Kung sickness, ano pa mong daot ko? O, kung sickness? Daot ko, asa ko, okay nun. Kung sickness? Hindi ko mag-daot ko, hindi ka walang sickness, sila. Okay. Doon na kayo mga benefits. Mm-hmm. Panalit na kita ka ron, o, mention ka, nasamad ko. Nasamad ko. Di, health niya po na. Health niya po. You get sick, doon naman kayo mga... Or outpatient lang na siya, then hospitalization module sa kanya? Ang outpatient natin, natin outpatient benefits, katong mga minor surgical procedure. For example, nasamag kinahanglan kahiyon. So, minor surgical procedure na siya. Pwede na siya mabil sa PhilHealth. Ang sickness benefit natin din yung nanaa sa SSS o sa GSIS, katunang inyong compensation sa panahon na wala ka nakatrabaho. Muna siya ay sickness benefit. For example, yung lang kang na-agreed then, advice to rest for 7 days, for example. So, kato mo yung claim, sa inyong dibiklaim na sildo dito sa SSS, kato mo yung bali mo yung sildo sa panahon na nagdaot ka. Pero kung mag-sleep sa kitao, sa inyong balay mo sa hospital, dito ko siya sa PhilHealth. So, gibahin ba sa gobyerno ang magdala para makapokus ang purely hospitalization ang gidala sa PhilHealth. Okay. How about ka ng refund ninyo sa PhilHealth? Kay daghan mag-umuriklamo nga dugay kuno ka ang refund ninyo. Dayon, kanana ang paabot yung taong kung tatuwa ka maripanan kay gamiton ang kwarta. So, how is it nowadays?
Okay, kana muna yung hitabo kami ato. So, sa pagdagang sa panahon, ipangitaan og solusyon sa atong batan sa Kilhod. So, kami ato ang ato ang paghatag benepisyo sa atong mga membro, gitawag to siya og fee for service scheme. Meaning, mataklase sa servisyo, for example, sa room and board, natay gigahin, sa drugs and medicines, natay gigahin, laboratory, x-ray, professional fee, lain-lain siya ang amount. Muto nga kami ato, kung dunay, for example, kung intensive case, medyo grabe ang iyong sakit, ang ating i-allowed at ang parang tambal is 4,000. So kung nakapalit ang pasyente sa gawas na nagamit sa hospital, mauna nga naatay ma-reimburse. Kaya ang atong gihatag na paghatag sa benepisyo, people service scheme. Pero sugod niya itong January 2014, ibalihin na ang ato ang paghatag sa benepisyo, all case rates scheme na takaroon. So, ang all case rates scheme, package na siya. Dili na mo matay kung sa una mahintag ang imong Roman board 400 per day, karon dili na. Package siya, for example, mahintag o dengue, package siya 10,000. So, mahintag pneumonia, package 15,000. Sa ato pa, ang imong kinatibukan na balay rin sa hospital, ibibak na dito. So, sa pag-isip siya, ako na na, ingon ni Pons, ang room, accommodation, yes, ang professional fee, sa doktor, ana, ako na na siya, ang medicines? Ako na. So, package na siya. Maximum na. Maximum ng 10,000, for example, sa dengue. Dengue 1, oh, for example, maximum 10,000. So, sa pagkakaroon, wala na yun. Kung pagunta ka sa, ako ba yung hospital kita, siyempre? Government. Per item. So, wala per item. Karon mas pabor karon kay ibigak na lago. Hindi na mag-matter na per item. So, for example, karon sa pagka, kung ma-hospital karon wala na yung reimbursement. Effective January 1, 2014, wala na yung reimbursement kagikan sa buhatan sa Kilhod. Tungod kay amo nang ibayad lago sa hospital kay package naman ta. So, ma-maximize, for example, nag-admit sa private hospital, ang imong room and board dito is 1,000 per day, for example lang. Dayon, although sa nakapalit ka o tambal sa gawas, pero ang imong room and board, nasulod nga ang total ni mga balay rono, nadidactin ko maximum sa imong benefit. So, wala na kayo hulaton nga reimbursement. So, ang other case lang, na ay uban na case na sa hospital, especially kung na ay sa government, kung doon ay napalit sila, ang hospital na may reimburse. Hindi na sa pilot. So, ang all case rates karon ipadali ang pagbayad sa ato ang sa hospital pagbayad sa reimbursement. Aron ila po yung automatic deduct sa pasyente ang benefit. Yes, sir, Matan. Actually, kini mo member ka sa Kilhod, murag duha ka klase, no? Kanang nakay trabaho, di ba? So, monthly ba na bayad? So, yes, sir. Monthly, no? Monthly. Bayad ka monthly. So, gabayad either ang employer o ikaw, no? Something like that. Kuala siya ka na 50-50, employer and employee. Oh, 50-50. Okay. Pananglitan nga, for this year, ang imong, ang counterpart sa empleyado, wala na bayari. No? Ang employer lang. Or, putang na to nga, na-paid sila pagbayad. Okay, na-paid pagbayad. Ang employer. Employer o employee. Okay, wala na rin ito. Okay. Gayon, simba ko ganyan tabo sa employee, pwede ba siya mo avail ka po sa pwede? Kung simba ko na yung makita po sa employee. Oh. Basta pirmahan sa employer, ang kanang itawag nito, Kilhod Claim Form 1. Kaya sa Kilhod Claim Form 1, mo certify man to ang employer na ang member, active, with contribution, within the legal 6 months na siya 3 months contribution, maka-avail ang employee. Okay, second. Second, no member po ka, isang dili ka empleyado, di ba? Okay, pwede. Voluntary. Voluntary member. Kaning ilang kuan life nila is 1 year, no? Pwede sila mabayad ng 1 year, pero ang pinaka-rule na to na attorney, within the legal 6 months na ilipis 3 months na nabayaran, okay. Pwede mag-avail ang self-employed okay. Member. Okay, nakabayad ka. Gato ko man, the default ka bayad, then nagdaot. Pwede ba siya mo kuan again sa Kilhod? Na-default o bayad, kung wala kay dili mo sulod sa within the latest 6 months na kay 3 months, dili maka-avail ang self-employed. So, okay. Imong gibayad, bali wala na to.
dili po to siya mawala ato ni kay counted man to siya sa imuhang na mag gitawag og lifetime membership at the age of 60 minimum of 10 years contribution. So katong imong contribution dili to siya mawala. Continue na to siya once madugangan nimo pag-abot og 60 years or mo qualify ka sa minimum of 10 years contribution. Mo qualify sa lifetime membership dili na magbayad pag-abot og 60. Oh, asa individual 1 year kabayad ko. Okay. Dayon, thereafter wala ako kabayad. Wala ko kabayad. No? What happens to my 1 year contribution? Ang nahita po sa iyong 1 year contribution deposit to siya. So puhon po sa na-cut off or makabayad, for example, September dayon after pila ka years na employed na po siya. No, no, wala na siya, wala na siya. Wala na gid siya. Ini karon 1 year bayad siya. Then the default siya mga wala na siya kabayad. 3 years after nagdaot siya. Then it's still available that contribution of 1 year. Katong iyang napundong 1 year, kung nagdaot siya after 3 years, dili dito niya magamit. So what na to? Dili niya magamit. Iyang contribution na ara, pero ang iyang agreement mo, dili ma-isa po yung kabit. Na yung contribution, when will you avail of that? When will you be benefited? Katong imong contribution? Mo contribute sa balik na ito. Okay, huwag na siya mo balik. Huwag din niya siya mo balik. Siguro ato po nang i-assess. Ato nang i-assess o kung sa manis siya ngayon, di na bagit siya kabayad, indigent na bagit siya. Kaya kung hindi na bagit siya. Di lang kung naman siya makita, nasa na siya. Then later on, mag-claim lang siya. Later on, mag-claim, hindi magit siya pwede ka-claim. So what happened to the contribution? Ay, yung contribution, so naagin siya sa atong National Health Insurance Fund. Kaya ang PhilHealth Fund siya, Socialized Health Insurance. Katong mga nagdaot, may kitabangan sa mga himsog. So, oh, katong mga contribution. Ang iyang contribution, din po ko pa yun. So, meaning, ade, ang punto mo, na di mo pero sa kwanda sa one mga assistant, oh, dili man. Sa contribution, kinigod siya, you are putting money, no? For instance, 1 year. Pagkuman, wala na. The question, as man siya pa yun ang kwarta. Ang iyang kwarta, dito sa National Insurance Fund, attorney. Oh. Pero, panintag, mamit na ito na siya, yung nanak din ang case, usa sa amo ang kona na ato siya istoryahan, pwede siya mo continue, di man siya pabayaron o katong backward. Backward, dahil, dahil mong gusto ako nang gusto mong pa-sponsor, no? Oo. Pero, mo lagi na nga, if you cannot pay for 1 year, wala na yung puto siya, cannot avail anymore. O, dili siya ka. After 1 year, no? So, mo ito nga, maroon kita o, sayang, no? Actually, dili na siya masayang, basta, kaya hindi magiging permanente nga ang tao, di gano'n lagi trabaho, wala pangita. So, pero kung maipon ko siya sa kanang indigent agit siya mo nang di naging siya makabayad, natay ang program. I was thinking nga, pagbutan ako good for 1 year, whatever happened, kasi si Paco binumitabo, doon lang kong gamay yung pundo. At least, 1 year contribution, okay, that 1 year contribution. So, mabayad, buwag kita tag 1,000, at least for 1 tenth, ana, doon lang po kayo, may mo. Pero kini mo naman of 1 year, no? 1 year. So, I think this is the thing nga, medyo, maka 10 of gamay ba sa katong mo contribute kayo. Minta mo ko sila like, asa to. Kuan, at least naman tayo lang yung programa na ito ni kay, ato man ang i-assess din ang mga members. For example, indigent na gini siya, lo, ipon siya. So, alang-alang mag-function po siya pabayad kung hindi nagiging siya kabayad. In case kung ana nga tayo ma-admit din siya, dayon, wala din siya ikabayad. Natay lain na program na subsidized itself. Pero ka ng indigent, either you contribute or not, abe, pakabay niya. Oo, oh, makaabay niya. So, ang atong ipungutan, asa pa yung budget ito nito? Dito sa, dito lang dito sa National Insurance Fund, kasi socialized health insurance man ta. So, katong nakabayad, mo ito sila nagtabang sa nagdaot at sa dilip kabayad. Dayon, kaya sa panahon nga, kita na po yung nagdaot, kita na po yung dadaan sa iyong pagka-admit, at ito na po mga bata na yung nagtabang sa nagtabang sa mga nagdaot. So, sila sa insurance naman. Okay. So, muna yung role naman, muna yung role naman ang Julius karo panahon na pinabuyan kay bahala dili may magdaot, basta kay nakakontribute ni Phil Hill. Nakatabang sa mga nagdaot. Okay, so, we would like to acknowledge sa itong panelist today si Mr. Robert Pinsoy, atong Executive Assistant for sa Office of the Provincial Governor and PIC Manager. Mr. Robert Pinsoy, good morning. Good morning, Mandy. Ito sa itong bisita ka rin na special sa PhilHealth Club din, Mr. Cristito Ruales, no? O sa itong mga panelists na niya ka rin, din sa College of Law, former Congressman Matthew Marinaga, Sir Pons Roda sa PIC, Sir Julius Salaveria, huwag ang atong folks. PIA? PIA. Na-interchange sa mga mind.
O sa atong mga sugid ng panilaw, mahigutan ka na ito na nindot ang atong topic karon, kabahin niyo sa pagpaglawas o sa gastuhan na naisuporta ang gobyerno. So atong tabangan ang ato ang PhilHealth para nga magpadayon na ilaw sa disyo ka na ito. Mahigutan ka na ito na. Okay, pangatana ni Kari Julius. Unang pangatana nga, kanyang taong kuhandagan. Di ba kung anong pag niusahin medical insurance in our own, like mga no Caritas, mga Philam Care, una ba i-deduct ka itong sa mga commercial? Ah, medyo. Unahan dito sa pag-deduct ang PhilHealth before itong medical insurance? Yes, sir, Joe. Ang kanang mga private insurance health maintenance organizations, after gina siya sa PhilHealth, una i-deduct ang ito ang government insurance. Tumod kay, ang kanang sa mga HMO, mga health maintenance organization, naaman sila yung mga ceiling. Para dili madali mahurot ang imong allowable dito mo nang iuna gid deductong sa government. Ay ha gid deduct ang katong. Kadugo ang pana. Assurance gikan aw para ba pud ba nga protection sa PhilHealth fund kay nakabasa man pud ta kaniadto no last year na issue man to nga naay mga magkuano operations sa cataract kay maka available man gid sila sa programa pero medyo naabusuhan kay mura na og isan o wala nang inahanglag cataract operation, murag nagkapin sila para ana din billion or billions of pesos ang nawala sa PhilHealth fund nga amo gi-contribute napunta lang daw ato nga mga di po siya matawag na scam no kay kuno siya legal magud siya pero medyo na abuse since na abuse ang regarding sa cataract sa Julius, so karon nala po tayo ipagawas nga bagong policy ano para natural kung makita sa ato ang database sa claims sa computerized man ta makita nga oy taas na naman kay ni so mura na ay na say lahi nga gihimo ang ato ang mga healthcare providers sa pagkakaroon ang cataract dili na pud siya basta-basta kinahanglan na siya og pre-authorization sa PhilHealth nga physician. So meaning ang ato ang doktor before sila mo pa-opera sa cataract mananhid sila sa PhilHealth. So katong ilahang diagnosis ila na pud ipagawas daan. Once approved sa doktor sa PhilHealth, so haya pa sila makag-go og opera. Tapos, gawas pa ni Ana, gilid-gilid pa din siya. Per ka ng ophthalmologist, allowed lang siya o maximum of 10 per day, maximum of 50 per month. So, dili siya pwede mo lagpas, Ana. Maximum of 10 per day, maximum of 50 per month, patient. So, so muna karon katong mga idadidaran man ay katarata pag humanilang pasika sa isa ka ophthalmologist kinahanglan usa nga pabalikon sila kung na-approve ba to. So angay usab masabtan sa atong mga sukupit kaminaw nga katong magpa-opera sa katarata nga dili diha-diha dayo maoperahan ta kung mingon ang doktor oy kinahanglan kag opera tungod kay doon na kay pre-authorization ang ophthalmologist panahit sa PhilHealth once approved ay apamago ang operation. Okay, una pa pala yung sinahan sa pagtama dahil ni Sir Robert Pinsoy. Ito na yung akmalay sa pag-iabot ni Mr. Edgar Sorunda. Guy, good morning. Okay, thank you, salamat. Atong welcome itong mga palag-uban sa Krimanon Kapihan sa Dimolog dari na sa Sanford's Five Children. Laing Domingo na yung patis masigyanan sa Arnon Dimolog. Okay, thank you so much, Edgar. Pangatana kita ni Mr. Robert Pinsoy. Go ahead, sir. Ano, nag-isgo pagkatarata. Appeal ba ni ini, sir, ang laser surgery? Ang laser surgery sa pagkakaroon di Puan sa Deeper, di wala pa siya sa pagkakaroon. Kaya ito, appeal na siya. Pero since murag na appeal sa i-abuse, munang as of now, wala siya di-suspend ang paghatag sa benefit niya ng laser surgery. Ah, okay. Kaya yung masayaran sa itong katawahan, gadaghan magandang mo prefer sa laser surgery kaya less ang sakit kaysa itong incision yun sa mata. Oo, mati siya di-laser. Di-suspend ang iwan. Okay. So, akong main question din ako ngayon, jump off ko sa question din na ni Sir Matoy, kabahin atong kung dili ka magkasakit, ma-add to sa general fund ang imuhang ibayad then wala kay deduction. So mao ba ni ang rason nganong naapod tayo kaning gitawag og point of care karon nga bisag wa pod ka na bayaran sukad basta magkasakit ka automatic pod ka nga maminggo mao kasi nga mura gi-subsidize sa
sa mga piskay at mga masakiton. So, since nakita sa national government, nabisag na atay daghan ng disponsoran, STS, Bantawid, sa statistics sa hospital, daghan niya po nakita na wala po gihapon makarga, na pumbre gihapon sila. No? So, naiba na kaugalingan ng bayan. So, panahon din nga magdaon, na mag-iba nga mahurot po din tanwa na gawin. Kung ma-daon ba, mapubro na din po din taon. So, dili na po sa kabayan kung sa employed. Muna nga ipagawas ang point of care, kay muna siya stop gap sa ato ang paghatag kanang bisili sa kaabil. Kung na ang point of care, makaabil sila. Basta musulod sa classification sa DSWD katong itawag C3 or D na classification sa indigent. Kay kanang ato ang point of care, usap po sa ato requirement ng hospital na abil sa initial order. So, Atong klarohon, ang source of funding sa point of care kay murag 2,000 man ang enrollment ani? 2,400. Gikan ba niya sa national government, sa PhilHealth, or sa local government? Ang point of care, gikan siya sa local government. Sponsor na siya sa hospital. So, kung sa itong hospital na mag-implement, iyahan ang funding. Dito sa iyahan ang funding. So, hindi na pundihan sa NGO, wala. Dili ka abil. Dili po pundihan sa NGO, dili ka abil. Pero sa nakita po nato, karo mo abil ang NGO tungod kay ma-deplete po nila funds kaya wala may reimbursement kung dahil dyan ang ilang isip. Dahil, so, wala magiging kabayan, libriho nila. So, kung libriho nila, wala mo balik. Whereas, kung ilang ipasulod sa PhilHealth, sa point of care, bayaran nila 2-4, mag-create sila 15, at least, matuyok ang ilang kwarta sa hospital. Sige, thank you so much. So, not with me. Okay. Pero sa point of time, no, na nilipay feedback, no. Most of the congressmen were enrolling no, sa PhilHealth. But usually, it's only 1 year. Kaya nandiyo lang election, kagaano mo, kakaw ka yung card, ang sabi mo ha, so that's a good unit, no? Pero wala may pick-up, so wala na yun mo, PhilHealth, no? So, mga pita, zero na kong kwenta, sa ito pa, beneficial na po dahil ito, no? Kaya gusto pa, 1 year, one year, then din na magamit. Pero itong kinataganan ng itagaan, ang employed po ito, simba ko, umatamlag, magsakit sila, isa, after 1 year, they can sit again. No longer under sa ilang contribution, but under the under na sa, on, no? Okay. At least nakatabang ito. Katabang niya po. Okay. Oh. Nagkatong i-sponsor before nga sa PIDAP, punta naman ito dito sa Health Insurance Fund. Okay. So, ano yung kagihap? Yeah, kung makita ang interaction, second lang. Kasi, sige itang kadungog o Obamacare, unsa may diferensya sa PhilHealth o sa Obamacare? Muna ito rin sa niyagi na ka-encounter ko, Clint, hindi ka ng US, sige niya i-compare ang health insurance sa Pilipinas sa US. So, ako siya ginag kay, kanagi ka na sa gawas, kuha naman kayo, slang naman kayo, ako siya, yung sikat compare PhilHealth o sa health insurance sa gawas. So, atong daw, ang ato, Adeline, na ikamot-put siya kay, since we are still a developing country. So, siguro, in the near future, or dito yung bago mong kaha, magawas din yung hapon na mahimo siya no-balance din yung palisitanan. Pero as of now, dito siya pwede inganado largo. No? Kay kung inganaon largo, most probably mo increase po ng contribution sa employed. So, gisugdan na siya sa sponsor, dahil naman tayo actuarial study na, in kaso kung kaya, baka later on, maabot yung hapon tayo nga wala na bayaran kong so, karon gisugdan na siya sa sponsor. Ops, commercial. Okay, Julius, ano pa kay follow-up, sir? Follow-up, sir Robert, then si Julius, okay. Okay, follow-up lang. Ang purpose of point of care, para niya itong mga indigent, Japan, na wala na enroll, apan na hospital na. Yun yung naanagit sila sa pangpanginahanglan, actual. Whereas, ang katong indigent na Medicare sa masa, wala pa sila nasakit, di-enroll na sila. Apan sa inyong study, daghan ang wala nasakit niya itong mga nabayan. Actually, naara magiging hapon na siyang sponsorship program. Kay kung willing ang ato ang mga sponsors, dili lang man kay local government ang pwede mo sponsor. Pwede man mo sponsor ang private entity. So, naara gihapon na siyang sponsorship. Pero sa nakita siguro sa mga local government units karon, murag mas advantage sila kung nag-point of care na lang. Kasi, ang katumanggong sponsorship na i-identify daan, wala pa nagdaot, bayan na ka to form. Pero ang kaming sa point of care, katunamang yung nagdaot,
nga naana sa hospital. So, murag nakita siguro sa EGO na mas maka-advantage sila ni ana. Pero kung sa identification po sa sponsored program, kung katong mga masakiton po ng identify, pare-pareho lang. Kaya naama po ito yung mubalik na kanang sa kanila ito ang alam kasitisyon fund na mubalik sa ITSO sa pagkakaroon din siya sa ngalan per family payment rate na siya. Ang point of view, wala siya kapitisyon fund or wala PFPR, pero ang sponsor daan hapon. So kung willing gihapon atong local government unit na under atong sponsor program, naapoy mubalik para sa kanang preventive care. Sa inyong study sa mga pila ka percent region ang magamit sa sponsored ng mga programa like Medicare para sa masa? Kani ato manggod sa ato nakita mo ng gamay-gamay ragi po ang magagamit kay ang na-identify po, dili po kaayo katong masakiton. So dili po nato pwede na minsan nga nung ka nag-ipasulod kay kung i-assess, makwalify ng gihapon kay Dijon mag-ihapon. So, muna nga, ang kuha nato siguro, anong gamay-gamay lang ang nakagin sa sponsor kay ang identification. No? Kaya kung gimaximize din na katod yung masakiton, masakiton na pamilya, tako gihapon ang mabenefit. Okay, related question, Sir Matoy, and then Julius. Sa ato pati ay, kung hindi ka klase, that, ang usa, pay first, then get sick. The other one is get sick, then pay later. Diba? Kurot na tuloy kayo ka ng kanang point of care, dapat nasakit na, na-admit. Pag na-admit na, so ayaw mo bayad, pero makabayad sila basta kay musulod sa within 60 days after discharge, nakabayad ang hospital. So muna, get sick then intro. Okay, Julius, clarification lang regarding ano mga sponsorship na. So meaning kung LGU sponsored, kung nagdaot ka sa layo nga lugar kay natunong nga nagbiyahe ka, dili maka-avail ang i-identify nga beneficiary? Maka-avail gihapon, sir. Basta as long as accredited ang hospital. Maka-avail anyway in the country. Okay. Kung palitan miyembro sa PhilHealth, like namo na-edit mo dili sa sponsor, kung naabot mo sa kalugar, dito mi nagdaot sa layo-layo, wami ka dalag PhilHealth ID. Wala ni naka-memorize ang PhilHealth number. Unsaon pag kuan na mga maka-avail paghihapon ni? Yes, ang alam lang, complete name din ang birthday. As long as ang hospital na online, pwede makita man ito ang record sa member. So, muna'y naka-advantage ka rin kung pay before, kaya before wala pa wala siya in-implement. Karoon na naman tayo, it's a portal, so makita na dito. Basta ang alam sa member, o ang birthday, sakto lang. Makita okay, na. Additional question. How sure ang PhilHealth na ang nag-avail siya dito? Kaya pwede man ko magpahimura po PhilHealth ID. No? Nakuhan ba nga? Wako na miyembro PhilHealth. Kaya kabalo po sa persona. ID sa ako iksunod. Constitution. Dahil yung inyo ko i-require pa ito. Balay pa ko ang pag-like ID. Gadaot namang yun ko. Then wapasuka-suka yun ko. Arong yun ko din. Masakpan na. Hindi na ito ako. Unsa may kasiguraduan po ninyo, Ana? Ang hospital, Ana, sir, mo ay mo check sa iyahang yahang document. Check lang, mga yun lagi sa kusang kabalin ID. Ang hospital mo ay maniguro kasi sila mo hindi mabayaran masakpan. Yes, sir, Matoy. Dino ba pwede nga inyong marabay nga o mandatory sa hospital nga ni credit na ma-online sila. Diba? Kaya katuloy nga ni Julius, kung nawala yung ID ka nga, pwede man sila mo resort pero sa Kumilet, Malalan, no? Nung tanaw ka o voter ba ka o gili, all you have to do is imong first name, second name, middle name, then imong surname, o imong date birth. Pag tublupin mo na, nabal ano dyan whether you are qualified to vote or not, no? Kining tapos, voto po na ito, nag-inagod na bahay na dito sa health, no? You should give more importance ganyan kaysa election, di ba? Baong ka na yung atong kwan. So, may mura po tingado na nga, the accredited hospital should be mandated on that. Yung sunay, naalam tayo mga katong mga hospital nga nasa remote, pero ipakuan sila nga, manindamot sila nga makahatag o kanang sa ilang connection. So as of now, dito sa Sambuang Gabi Norte, most hospitals na nag internet connection. Ang kulang na lang yung process is ang sibutag, o ang pinyan, dahil sibuko. Sa ang uban poros na online. So, amo lang po sila ipag
gamay lugway nga makaprovide po sila kay naman po problema sa ilang connection like sa Sibutan dili pag ikaw kaayo po pero ongoing naman daw sa Sibutan wala once na may internet connection pwede na sila maka connect so karon majority sa ato sa Sambuanga del Norte kuana online na sila ato ni yes sana tay ako ni feel help dito po yung programa po dahil sa mga loan kung ka kung daw pero sa Jesus, makalon mo ka. Pag-ibig, makalon mo ka. Loan of the Sina. Oh, kanilin ko, again, may full health, makalon mo ka. Sa full health, para sa members, wala tayo, wala pa tayo, i-offer ang loan pa rin, no? Para po, hindi na po tayo mag-compute sa government agencies po na kung sa government, tayo Jesus, sa private na tayo Jesus. Pero sa naagin namin plano nga, ang hospital may talonon para ma-provide ang karang ng services. Pero, wala ko siya mapustro pamura na question sa regarding sa kuwa regarding anto so muna wala mapadayon pero kung minutag para sa members na loan wala gitaan na dito okay may muna na kayo for example katay nila yung maintenance dito nga medicines dahil kanang preventive para nasa yung maintenance nga kunan so kanang membro may sustainable mulog siya o ba nga maintenance niya nga medicine ana para dili na sa mga dito sa hospital kay kulang sa mga tambal ano kita no ay no ito atong konsepto dito konsepto dito na to this no ba forward looking konsepto na to kanang magdaot nagato how to prevent ka magdaot ka wala sama sa kanang kita mga maintenance diba oh wala kanang usually dun may mga kanang enhancement kita no paranta as you grow old na may mga over-the-counter nga bayad mo for outside, yung mga joints, no, nana, then it's not available to many, except ito maka-affordable ng gana. So, una itong programa nga, we concentrate more on being sick. But how to prevent sickness, wala, no, that is a very, murag, that's far off. Preventive, lagi. Preventive. Una itong buto sa buto. For sure. Actually, manibot, Tony, natay sa preventive side, muna siya usang dilantaw sa PhilHealth sa Pagkaroon. Muna nag-accredit sa Aurora Health Units. So, Aurora Health Units atong di-accredit para sa preventive side. So, natay kami sa outpatient benefits. Ginasig din siya sa atong sponsor members na dapat dito sila mag-pacheck sa Aurora Health Units. So, muna atong natay PFPR, for Family Payment Rate, nga di-provide sa Pro Health Units para sa ilang medicines nga ni ang ato ang policy niya na maximum of 40% sa mong funding ilang ipalis sa tambal related para sa maintenance medicines. So as of now, nakasugod siya sa sponsored members, then baka later ipuwag siya para sa all member sector sa ato ang sa PILA. Okay, yes, Sir Matay, and then Edgar. Doon ang pamoy, is the PhilHealth na anak siya sa sa GAA, sa kaming professional, no? Napil mo la. Napil. So, hindi mo pwede mangayo ang funding for that purpose. Kaya huwag mo, patagat ang mga sponsor, huwag kay sponsor, diba kayo mo? No? So, you are dependent on sponsors. On the other hand, kaya naaman din na sa GAA, pwede nga mangayo pondo for that purpose sa maintenance at ang malibay si Edith, no? Yes. Gusto nila ata sa government sa GAA, no? Appropriations Act, appeal ka. General Appropriations Act, no? Appeal ka ang PhilHealth ni Ana. So, naay ang subsidy na gikan sa katong ato ang syntax law. Tanong sa syntax law mo na so. Kay dito man ang kuan katong mga magigilihan mo, kung mag-provide kuan mo na dito po nikuha ang para sa health insurance sa pondo. Oh, Edgar, your question, please. Okay, thank you very much. But, when you come out of school, I see you because you know me, Lord, when I'm in Tabo, sa Tehal. Clerical lang yan, clerical, gano'n yung clerical error, tingali. When the time niya, mag-claim na ang sa Tehal member, when you found out something is wrong sa iyang ngalan o apelyo ko, can you still see or she can still claim sa Tehal? Also, may yung humuon ko pananginipan na kita uwi tayo sa yuk ko yung sinapal. So, yes, yes, eh. Kung yung kasa nakita nga to ang member na yung clerical error kay imam po na tumabasol, no, mag-lay nga
sa identification lang, especially mga indigent, ang na-interview ang papa, for example, na dili kay particular na ba sa birthday, kay kasagaran sa mga laki, dili kami mula sa birthday silang anak. So, may clerical error dito sa birthday sa anak or sa spelling. Ang atong advice atong mga member na before discharge, dapat makabisita sa ato ang buhatan sa PhilHealth para atong matagaan o masubisihan para makoreksyonan ang ilang. Para before discharge, corrected ang ilang member data para makaagod. Dali ra. Oo, kay online. So, in addition to that, ang ato ang PhilHealth nag-provide sa tao ka ng PhilHealth case, ka ng PhilHealth customer assistance, relations, empowerment staff, nga atong i-provide sa atong mga hospitals, especially katong mga level 1, katong dako-dako, like Dapitan, diri sa Sambungan Dinong Medical Center, Corazon, Sindangan, Limboy, nga tayo PhilHealth case, ka ng itriyabi sa PhilHealth, na kung doon ay reklamo ang pasyente, na sila madiulan, kaya layo umago na atong opisina, natas dipolog, so na tayo PhilHealth case, na mo-assist sa ilaha dito sa hospital mismo. Okay, yes, again. Like, almost everything is online karon. May pangutana, kung pwede ko daw sila magpa-member sa PhilHealth online. Okay. Yes, pwede tayo, pwede sila mag-visita sa www.philhealth.gov.ph. Dayon, i-click ang online services na dito o magpa-member. Then dapat ang ilang email address active. Pwede ko man tumubalos sa email address. Pagbalos sa email address, i-confirm mo ito na yung mga ito para matagaan ka PhilHealth number. So once na nag-PhilHealth number, pwede na mo bayad anywhere, no? Sa accredited bank pwede. Yes, sir, mato. Ito sa online application, no? Oh. Natura, pag-apply mo, mabayad ko ka. Ang sa may mana nyo mo bayad. Mato, pag-apply mo ka sa banko, di, ang punto ni Edgar nga, upay mo, i-lesson yung movement. Apply ka online, bayad po ka online. Online. Ito ang mga pagbayad sa online. Wala ang butang sa computer. Nahanap po tayo sa ego facility. Pwede sila online na tingnan sa ego facility. Ang payment pa ba? O, karon. Procedure. O, kailin kita karon. Nasa barangay. Okay, maka-access siya. Online siya. Pero the manner of payment, ito ang mga pag-access. Apply lang sir, okay, apply ka, pero hindi ka kabayad, you're not really a member. No? Hindi siya mo bayad, pero isa ko niya pagbayad sa online. Mas maayos ko na ng pangutama na ito, no? Kay naaman tayo mga kaisiran ng mga OFW, mga nagpamuna po sa itong live streaming. So, naatay ko na sa online, kami dito po, e-book facility. Di lang kayo po, o sanin, hangitin ang yan, nara. Contributions through ego facility kanang sa banknet sa mga bangko gihapon. So katong imo na asa ni online mo marag i-debit ba nimo sa imong ipareha tumo operate dito sa imong account para i-transfer sa para pinon sa PhilHealth. So na atong mga ego facility nga mga bangko nga pwede mo kuanin ang among contribution. Okay, last question sa mga tayo, kaya naman pag-isita ka sa Dapitan. Ang kong pareboard sa panangita ka online mag-order dito ka, di ba? On order ni mo, yun ang mag-sell card. No? You pay through your card, di ba? You pay through your card. Nakatungin mo ni Edgar, not everybody doon na kay card na imong swipe para madawat dito. No? So, muna, para sa OFW, you have to go to a bank. No? Pero kini situation ni Edgar, there is no bank. But you can only access English internet. So, one thing, so, pangmatahan na, diba? Sa ato pa, you should go hand in hand, no? Just like love and marriage, no? Horse and carriage, bow and arrow. Yeah, you can always be together, no? But you have an internet. So, what time manner of how to pay it online, it's ato pa, one stroke ka itong mga nga, hindi lang ka ma-apply. Sa itong mga, alin ang mga credit card, Tony, kung online sila, pwede na siya sa e-book facility. O, sa e-book facility mo na siya. So, naman na sila yung mga password po. So, sila rin natin mag-click katong makabalo sa online banking. Pwede sila kabayan niya na through credit card. So, online man ta. Naman tayo mga e-book facility. Okay. Application mo sa sa PhilHealth online ang goal pwede sa mga kanyang mga cellphone common cellphones ko lang
ready or kanina online ready? Yes, pwede. So, sa website na siya, pwede siya, sir. Okay. So, thank you so much. Niabot naman dali atong bisita gikan sa Lakbayan Gapitan. Papahulayo na to ang taga-Pihel kay Masin o magdaot na si Bakso siya Agi o pangutana na itong tanan. Kaya siya naman sa itong gidabudabuhan na ma-available siya siyang Pihel services, no? So, sir, guys, sa iya ang commercials and then ato na yung acknowledge ang pag-iabot. Kaya ato na yung acknowledge ang pag-iabot. Okay, atong city tourism officer sa Lakbayan sa Lapitan, another down, Madam Apple Marie Agulo. Good morning, ma'am. Good morning. Sa Lakbayan sa Dipolog. Good morning, kaayo din. O natong tanan din he. Labi na sa atong mga tigpaminaw, dili lang sa Zamboanga del Norte, kundi sa sikbit na itong mga neighboring provinces, maayong buntag ka na itong tanan. Sorry, gid kay kayo na late ko, kay tignan mo kaayo. Naayon sa kakapoy ba? Nakaraman lang Saturday o Sunday nga ito, ang gatulog pasigad kay. Nang wala pag ginagay ko ang cellphone nga multing alarm, nasamot na ginagawin na ako. So, maayong buntag ka na itong tanan. Okay, thank you so much, Apple. Sign of progress. Edgar, go ahead, please. Okay, salamat. Bugnaw, tingin ko nilang cellphone. So, ato ang salamat nila ng ato niya mga sponsors sa pag-uban sa Tulman ng Kapihan sa Dipolog. Una, ang ating regular venue, ang Sunburst Fried Chicken, na namutang ko rin na sa General Luna sa Hotel Camila Wine Building. Ang ato nagkayang sa Dipolog. Dito tayo mga bisita, ganda sa Hotel Camila, dito sa Malacca, ano yung mga pagkaon na gudulog, lamin yung mga pagkaon sa Sunburst Fried Chicken, lamin ang Sunburst Chicken. Lain na itong pasalamatan ng mga ang sibiyanan sa RNN, Radio Nationwide, Dipolog, DXDR 924.1 IFM. Pag-ibig mo pati ang programang Kapihan sa Dipolog, last meeting na ito sa last also. Ang Janus Marketing, ng paligyan ni kanyang ABC President Janus Lee, na matang sa Quezon Avenue, Dipolog City, matawag sa telepon number 212-11408. Masalamat ang sabi nato atong DC Gobernador at Presiding Officer sa Lalawigan, sa Guni ng Panlalawigan, si Honorable Attorney Celine O. Angeles. Masalamat ang sabi nato si Ma'am Glona Labad-Labad, malayo ng hawak kamay sa Sikan District ng Sagitan. Masalamat ang sabi nato si Honorable Julius Napitkit, Presiding Officer sa Tender Chairman sa Committee on Finance, si Obang Sabi Honorable Uramulo Pinsulida, ang ganyang panlalawigan member sa Buanga del Norte. Masalamatan siya nga po si Atty. Vicente Vivos Balizado, Masina Bukol o Maalagay sa Tanan. Imasal ang GNT Group Nursery and Labor Dealer, ang kansang nursery na Aspargal Linyas at Pulanco, at ang Labor Yard na Aspargal Dallas na Tundag Tayana. Pasalamat po siya nga po ang kanhi Gobernador Atty. Rolando Enriquez Diegas, sir. Nagdala kinis palagay una sa tanan ang Ginoo o ang katawan. Pasalamat usab kang Engineer Gilbert Sienes Cruz sa negosyante nga doon ang timos na pagmahal sa mga kabus o inamansab sa probinsya. Lain na itong pasalamatan ng nagpulis sa pulmanon Kapihan sa Dipolog ng National Grid Corporation of the Philippines ng NGCD na nagpahibalo isumbong at kapulisan o militar ang mga nakapitlan o mga kanidahang mga tao o mga datang limito na buhat mo sa butahi sa mga transmission towers sa Indy City sa gilin na o hinunggan sa pagkapalong sa kuryente sa tunggapitan. O sa kamalagalong na paidunggong, dikaan ni Ma'am Elizabeth Bitsay Labaga sa Regional Corporate Communication Affairs Office sa Indy City, Iligan City. Pasalamat sa kang Ma'am na tibidad P.W.Y. C.C.6 OIC Provincial School Solution Superintendent Department of Education sa Buanga del Norte. Dugang pasalamat na ito na kang Atty. Junal Gigi Napitit, City Councilor sa Gunyang Panlunsod, Dipolog City. Pasalamat ng Honorable Alimano Daging, City Councilor, Capitan City. Honorable Romilo D. Lee, Board Member, 2nd District, President Regional Board Members, Leader of the Philippines, ang panelist sa Kapihan City Dipolog. Pasalamat usab nga ito kang Honorable Robin Ligorio, City Councilor sa Gunyang Panlungsod sa Dipolog City, panelist sa Kapihan sa Dipolog. Nato kang Mr. Muhammad Yasan Azur, Provincial Agrarian Reform Officer 2, sa Dry, Santa Isabel, Dipolog City. Pasalamat kang Ms. Milagros Agustin, Chicago, Illinois, USA, kang Roger William and Jennifer King sa Omaha County, Northern Ireland, kang Lady Aretha, Senior Nurse,
kaking part sa medical civilian kingdom of Saudi Arabia. O na mga pagsibaya nila ni Rudy and Alinda Realiza Luna while paglaban minan dito sa New York City, USA. Ulit na ba kami? O kang Mr. Vicente of Monica Molina Tiangzon sa New Jersey, USA. Dugan na itong pasalamatan na nagpaliw sa itong paliguban sa tulmanong takihan sa Dipolog. Atong pasalamatan ang Sophie Lopezan and Gravel na matawag sa telephone number 908-0196. Pasalamat usap na ito na sa Roy Plaza o Roy Plaza Annex na sa Rizal Avenue na itong nagpaliyan sa Dipolog. Sa bisan unsa ng mga high-end phones na ibang ipagka. At tuwa ang Roy Plaza. Roy Plaza Annex. Mga netbook, laptop, guban sa home appliance sa 7. Sa Roy Plaza, Roy Plaza Annex. Uy, masap, pasalamat na to. Had to na sa Dean, sa College of Law, sa Jose Rizal Memorial State University. We followed campus. Ikan yung second district congressman na to ni Rogelio Matoy Balinaga. Nga nagpaliyo sa katong palaguban sa permanent kapihan sa Dipolog. Umasab atong pasalamatan ang Metro Shoppers at Metro Kung sa Rizal Avenue ng Dapayang sa Dipolog. Alang sa mahal yung cellphones, laptop, Metro Kung ba pang mga gadgets? Metro Shoppers at Metro Kung sa third level sa Lee Plaza Mall. Fun World, bring the family, shop, dine, and eat sa Fun World sa Government Building A, Dipolog Boulevard, Metro Dapayang sa Dipolog. Ang Gloria D. Dapitan, Gloria D. Dapitan, na hamugaway o ipanindot na pag-ayo pagkakaroon. Gloria D. Dapitan. With the family, you dine, you eat, and you shop. Dito nasulot si Gloria D. Dapitan. Nadia ang Kaya Mall sa Gloria D. Dapitan o the Queen Cinema sa Gloria D. Dapitan. Fantasyland. Doon ang mga bagong rides. Ngayon mapayimus lang sa pagkakaroon ang sa alang sa tubok ng pamilya. Let the child out of you because of Fantasyland. Nasulot si Gloria D. Dapitan. Ito na kaya sa Dipolo. O kung ba't kayang sinapitan? O ang inatot lang, the home of Santos Foods, seafoods, yun ko nasutak ba yan sinapitan? Inatot lang ang limutang sa Dapitan Aquamarine Park o Dampa. Pasalamat o saan nato na sa Dipolog City Institute of Technology, DCIT, na nagpagalong bukas na ang ilang Marine Engineering Review Center. Sa pagkakaroon, mudawat na sinig mga gusto mo review, yan at Marine Engineering. Pag 3-12 review na sa ang DCIT. Siguruan, kung maong silikasyon sa mga anak, iba igol ito sa DCIT. Ang Tepex Pension House, kaya din ang Luna Corner sa Kipuna na tindak na yan sa Dipolog. Ang ilang room rate ng sugod sa 650, nga to sa 850 lang. Iba di Cali Pension House in Dipolog City. Na pagkita kini sa IPD telephone system, in-room internet access, cable TV, halang cold water o uban pa. Individual ang action sa kang CRE. Diya na sa Pipix, Pension House, Katipunan, Rizal, yung ating dagpayan sa Dipolog. Nung itong napaliyo sa itong panaguban sa talaman ng kapiyan sa Dipolog, matang Domingo, alas 11, ito sa last 11. Balik kang ito. Thank you so much, Edgar. Ang salamat sa itong mga nagdalag kinabuhi sa ito ang kapiyan sa Dipolog, matang Domingo, matanan sa itong mga sponsors. O karon ato nang dabu-dabuhan o pangutana ang ato karong bisita gikan sa dakbayan sa Dapitan kay human naman ang taga PhilHealth no ngamoy nagdala sa mga kadang PhilHealth ng masa. So si Ma'am Apple Marie Agolong, dunay man sila yung mga kalihukan, dunay Kagang Festival, dunay Digital Tourism nga gilusa dito sa dakbayan sa Dapitan. So karong panahon na atong ikahinabi si Ma'am Apple Marie Agolong, kung unsa kayo at kining ipanghisgutan niya ilabi na sa itong social media sa pag-launch sa tourism, digital tourism sa Dakbayan sa Dapitan. Ma'am Apple, please. Thank you kayo din. Katong basa ko sa imuhang kwan, muabot mo din na sa news feeds, no, na to. So, mas maayo lang yun yung naalap po ni Facebook. Kaya sa higod, makalimot mo yun ang tao kung asa tapunta, kaya ang lagis kadaghan sa mga trabaho. Na, 2 weeks ago, pati naghanag yun ang trabaho, nga ka na bang, usay, nangyulipid ka, uy, usay, uga naman ko'y oras, hurot na ba itong oras, saan mo yun na to, no? It is just like, still studying in law school. Nga tagaan tang daghang cases. Di amang di atin din.
Anyway, this day will pass. Tomorrow is another day. So tomorrow, gamay-gamay na lang po. So, 2 weeks ago, finally, after more or less 2 years na pagpangulitaw na ako sa smart communication sa Cebu, actually, a digital tourism is a project for Luzon and Visayas only. And then, katungto ang akong ipang-invite ang mga koan ka na taga-smart nga, please come to the Pitan and see for yourself if the Pitan is worth including in your budget. Say, panalag niyo ito ba nga? Wala magigitaw ng taga-ipag-ilog saktong pagtagad ang Pitan. Pila na, we have been advocating, we have been appealing sa mga national offices to get rid of Pitan of Sambuanga del Norte. Kaya wala lang ilaing lugar dun sa Tibok Pilipinas na maka-atpar with the Pitan because of Dr. Jose Rizal. Pero hinahinay since 2001 pag-ibig. So pila na. It has been 15 years already. And within the 15 years, daghan naman po dang nakita nga kabaguan, kausaban sa Pitan. And it is still in the economy of the place. And it is also giving importance to our national hero. Pero for us, kulang pa. Kay, bisan magaling ang taga-dapitan. There are a lot of things to do, but too little time and too little resources to accommodate all the things that should be done. So, ang amo ang asa ng tamang one. So, tapping private companies na ay pagbati sa ating national hero nga, those companies who have projects, natanaw na ito nga notable, pero kulang pa ang ilahang gigwan. So, to make the story short, I was able to bring people from Smart Communications and InnoPub from Cebu to the Pitan, and they love the place. And I introduced them that the Pitan is the entrance to Mindanao. It is in the province of Zamboanga del Norte. And in the within Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Norte is still the safest province in the peninsula. Although, naaraman nga po yung mga crimes, pero imong i-compare sa ubang probinsya, wala po yan. Ayaw mo nga po ng Zamboanga del Norte. No? Wala ba? Istorya lang nga ka ng tinuod yun nga. One. And also sa Mindanao. No? And being an entrance to Mindanao, everybody and every national office na tinuod ang pagpanerbisyo nagbati yun sa Dapitan as the entrance to Mindanao through Nautical Highway. And I am so thankful that I am not a politician anymore, that I'm already working permanently as the city tourism officer because dili man gud mo ma-sustain kung pananitan kuan ka sa politika. So if you are in an office already with holding a permanent position, kinahang ma-sustain, masunod yun mo. So karon ang lisod kaayo ang pagkuha din kung sa kuan na to, no? Lisod kaayo ang pagkuha nimo sa smart nga mga kadaguan to come here. And finally, last February 18, na-launch yun ang digital tourism sa Dapitan. So it is a product of smart communications to bring to everybody in the PAM ang atuang mga communications, tourism, marketing and promotions na kung kanus agi kinahanglan sa tao, kita dahil nila. Kaya nga ito agad ka rong cellphones, muna man itong kuang yun. The other half. Pinapunyag lang, no? Kung matulong ta na, adi ha, ana, no? Gawas lang tayo. Muna na siya luxury, ni CCP na. So, meaning to say, ang digital tourism is you can access it anywhere. Oh. All over the world. Yes, anywhere. Inana, kasikat na ang Kasikat City na yun. Oh, inana siya ka, kuang. So, anybody who would wish to come to the Pitan may access the Dapitan guide kanang in advance so that he or she would know where to go, what to do, kanang, how much
he would bring for the expenses. Kaya iyan ang makita. So, if now it is, kung makita ninyo sa dapitan doon na ay 5 markers, na ay 3 markers kay for resolved. So, yung una ang 3 markers dito sa Rizal Shrine, isa sa Punto de Sembarco, isa sa City Hall. There are 5 markers. Kaya gini-gini na gini na ako, kaya kung maluhol mo. But actually, 25 more markers will be put sa mga tourism sites. Ano, no? So, ang kona niya, all we need to do, especially those who are watching us, because we are on live stream sa States, sa Middle East, kadaghan man kayong mga ka sa Europe, all you need to do is to access the Pitan Guide app sa Google. And it's free. Oh, right now, Android phones pa'y pwede. Okay, arti-arti nang guling Apple. Ila pa man ang, naapa man ay, kanang clearance, ila pa man ay approve. One to two weeks. So, ako galing mismo, wala pa po ko. Ang Android phones, like Samsung, ana, pwede na. So, nindot kay siya, kay, all we need to know about the Pitan na, so we are still going to update the Pitan Guide app. Sa Google na siya, Kong. Mm-hmm. So, libre ra ang pag-access, Ana. So, here in Mindanao, the Pitan is the only place in Mindanao with digital tourism. And one of the 7 cities in the entire Philippines na naay digital tourism. So, mato siya yung hitabo sa February 18, dayon pagka February 19 na atay kagang festival. So, kung ano po siya, kanang na ang it was very successful kay gihatag muna na itong kagang festival for the barangays along the coastal area. Kaya para ilahabit ang pangalagaan, ang unsa na. Kaya sometimes you will just say, don't do this, don't do that. Hindi mo na sila. Pero ibuha na sa immersive activities and they would really saw from the holding of the activities the importance of the things na imuhang gihangyo nila nga i-protect. Himo na siya. So, muna. And then, naatay ako, manawagan lang ko daan sa katong mga hilig guys, especially those mga LGUs na naabitay mga kanang folk dance troupe, mga inana, no? To send in your team, your group, sa mga eskulahan, sa National Folk Dance Workshop. It's a national event happening in the Pitan City. Wow. 85 days from now. Oh. Ang nakalami, among ipang istorya tanang mga Pinoy-anan, mo-offer sila lower rates. Oh, in fact, ang dakat nga, mahal-mahal man na, for an amount lower than 2,000, murag 1,900 naman siguro, makastay na dito ang bata nga mo appeal for 5 months. Ano, that's true. Oh, ano, that's true. From different areas. Oh, different areas. Oo. Ay, pwede ang senior citizen kung mag-workshop yung hapon. Kapag, kanang si Sir Matoy nga, mula tayo na kalambri. Abinimo, kung dito ba yan sa Hong Kong, ang bago dito ang kuha ng senior citizen, nakatawagin ko kayo, dito mo sa park, kato naman mga, she's good in the basket. Maapod sila yung sana nga. Kibali ba, remembering and reminiscing the child in you. So it's a form of exercise. So, og dai gusto mo workshop the senior citizen, why not? No? Okay, ano, Sir Matoy, sige, go. So, mauna siya. Dayon, let's all be ready po sa October and November. So, if you have friends also, nga, unsa na, sa, kuan po din, kanang WACO. WACO is the World Art Camp Olympiad. It will going to be participated in by 25 countries from around the world with at least 20 representatives from each country. Also in the Pitan, that will going to be in October and November, last week of October and first week of November. So there will be a national event sa October, and there will going to be an international event following thereafter sa unsa na. So that will going to be the WACO World Arts
Camp Olympiad. Mayroon na po siya palarong pambansa, triathlon, but sa arts. We don't need to be anymore because it has been granted to the Philippines and to the Pitan. Wow. Talagsaan din eh. There are a lot of things happening in the Pitan City and Zamboanga del Norte na puro first. So, kaning amo ha, happening, panlong mga eleksyon, no matter what happens to the results of the election, this is going to be pushed through. Okay, ang nangyihang ang tanding ano nga po, excuse me kay, considering the election, coming of the election, ngayon, no matter what happens according to you, ang tanding ano yung naharap siya, on sa ba, or joint yung tanding ano, yung tanding ano gigan sa gawas, ano, mga sponsors. Actually, we've already talked with UNESCO people. Oo. So, ang among ihuna-huna, ang among gikayo, who will going to do that? It's just a, kaya ba, palami na lang sa event. Gusto nato si Jessica Sanchez. Oh. So, iyon ba yun lang ito ang counterpart sa UNESCO nga. Why do you want Jessica Sanchez when she's so expensive? It's a 5 figure. Ano, kinsa ko no? Si Bruno Mars o iyon? Iba, aman? Oh, si Bruno Mars, dinig na ni Jessica So, o Jessica So. Jessica Sanchez, I'm talking about Bruno Mars. We don't want Sanchez and then have Bruno Mars as an alternative. It is still a plan. It's in the works. We are trying to tap those entertainers and celebrities with Filipino blood. So, tingnan mo rin, how about Apo Dia? Ay, support! Ay, support! Lapit mga kaibigan at mga kaibigan. Ay, kaibigan sa Germany. Oo! Na, mukap out di ko dito. So, mana siya eh. Ah! Ibang mga word. So, mona siya. As far as funding is concerned, kanaamo ng pangitaon. Just like palarong pambansa, bibig magtangan sa palarong pambansa, kanang kakwartas gobyerno. A big amount from San Miguel. A big amount from Holcim. So, patong mga big amount, ako, I would know that Holcim and San Miguel, kaya I was the one who made the solicitations and I was even shocked. Ngayon ko, why am I being delivered 100,000 worth of products from San Miguel. Pwede ni ko madawat, anak. Nalang pa ko. Ano, why is there a delivery? Ubanay pa na. Sige, delivery ko. Ako di kumahadlo ko. Ano siya? It's for you, ma'am. Dili ni amo ang ruta kay amo asa kuan ng Cagayan. Pero gitawagan yun, may divert ang ruta. I-deliver ko na ka-Councilor Agulong. Ikaw, number ba yung matawag ko kay I should really clarify this. Hindi ko hindi ba solicitation? Ganyan niya kung yun. Kung ayun yun. I only ask you to put in all your collaterals that San Miguel Corporation supports palarong pambansa. But I never ask you for any monetary consideration and kamangkuan ka ng or products. It's about, ma'am, ipahatag din yung imo. Bahala na kunukag unsan. Nari ako gishare sa media, gishare na ako sa police. So, katong mga national media o regional media nga nangarit na kanang pagkuli nila, gitagaan na kung duha ka boxes sa San Miguel Coffee, katong pang strong, katong dito si Piolo Pascual na siguro ito mo yung nagkwalo. Hindi ko magkaon, mag-iong sa coffee, mga naanak, hindi ito. Magkurog ito sa kailangan. So, where do you get the ideas kanini ang mga pioneering ideas ng mga, o sila pa mga wild ideas in order to sell the Pitan City as the shrine city of the Philippines, knowing na murag minus-minus sa bagay natong tourism industry. Okay. Ano ni siya? In 2010 man siguro to, we had the Publishers Association of the Philippines summit dito sa Dakak. We had that one. And I was the one who really invited all of them. I even bid for it sa Pati, sa Boracay. Supposedly, bid ko na sa kang Governor Joey Salceda. But for some reasons, akong nakuha. So, the Dakak to. And then they invited Cecil Guidotti. Oo. Si Cecil Guidotti, so when they invited Cecil Guidotti, Cecil Guidotti Alvarez, nahulog si Cecil Guidotti sa bus.
Ano na ba? O siya, pagkahulog na rin. Siyempre, ako ang gudigun. Ako ang gudigun. Ako ang gitarong ako ang niya, Ana. And then, we had a friendship yun. So, she told me that I'm willing to help you. And during that time, it was former Mayor Jin Chan ang nahimo ng concurrently nahimong director sa Heritage. So I gave the name ng Cecil Guidotti to Tita Jin so that sila nang duha. And then everything happened. Abot na lang, gideclare na lang ang dapitan sa as the Center for Culture and the Arts sa Asia Pacific Region in January of 2011. And in May, magsiguro to or June, na-declare po ang dapitan as Heritage Zone, the first in the history of the National Commission of Culture and the Arts to declare an entire population as a Heritage Zone or site. Gikan din lang sa papi, pura buyang nga. Muna bang approximate cause, papi, din na Cecil, ana din. Nangayo dahil na, amigo na ba rin si Sir Nonong, si Ma'am Cecil, nangayo si Sir Nonong. Grabe. Grabe mo?
Thank you.
na kami pag isa police office sa pagkatalo ng pirmi, may trabaho siya ng office hours sa mga pa plus sabay ng Domingo pero hindi claim any overtime. Pero galit-galit ko, ay, no, ano, yung baka na. Sabi ko, okay na? Okay. Balik kita sa itong kapihan sa Dipolog. Doon na tayo technical difficulty na na-experience karong bago lamang tungkol sa pagkapalong sa itong sugang dagitab sa tibok gakbayan sa Dipolog. But the show must go on. Kauban na ito ang ito ang City Tourism Officer sa gakbayan sa Dapitan o ang PhilHealth na si Mr. Cristito Ruari. So, nag-iskot pang kita niya kung sa tourism industry sa gakbayan sa Dapitan. Pinaagi kang Madam Apple Maria Gulong. Go ahead, please. Ay, nabot ay 10 minutes. Okay, okay. Kaya ba, hindi nang ipangutan na nga. Sito yung pangutan na gali. Na, Dikwan, kanang, where did you get the ideas and the sustainability of the program? Kaya lisod ka kayo ang pag... anong sustainability mao lisod yun kayo? Ang funding, o ba pa? Okay, ang funding, ato ayun nang giko, ang ipanikamutan nga, private companies po, butabang na to. So, as early as now, for those national and international activities nga events nga to happen in the Pitan, amo na nang gi-gonan nga we have to tap the big companies kay kuanon po na nila kay og modulate sila kuanon po na i-deduction na po na sa ilang tax and so po na sa promotion and publicity. Yeah, correct. So it's a matter of doing the necessary representations because we did that in Palarong Pambansa nga pero buyag I know for a fact na mahatal gid na sila kay daghang kaayong mga big companies na when they think na laudable kay ang project they are not unwilling to help, so they're always there. So ang kwan lang proper tapping ng gid nila.
So kani po sustainability imong tan-aon when every time I was being invited but ilang gid ko nga tourism ang sa turismo politics doesn't have a place. So munang na ang nga while busy ang uban ako po busy po ko dress tourism. Kaya man pwede nga ang ato ang masugdan ato ang biyaan kay usik ka ayo after all iyak-iyak ta ana sa kapoy nya biyaan man nato so at least karon naaman tayo na ay gi-employ nga mga kadaguan sa Tagasilan. So kuno po ang credit would go to say na nung halos kay usay ug panalita na ako'y na ako'y difficulty mo adto magpunila. So what are we going to do in order for us to put the Pitan again in the center stage? So we have Mr. Rolando De Leon. Actually, we call him Maestro. Maestro Rolando De Leon. He is a world-renowned scenographer. So, siya mo ay reason yung ano, no need to bid na ang wako. Okay? Siya, sige siya attend sa kuan, sa Prague. So, ang hitapuan ni those countries nga, representatives from those countries nga gusto nga mo budala sa class nga kanabitaw sa tubig kay tubig man atuwa ana no ato pong ikuan ang more than 1 kilometer nga kanang gihimo sa mga bata bitaw nga painting na dag-o na diri sa dapitan so that is showcase na nato kay dapat nato nga ang sining ang arts atuwa ginang di ba if people are busy painting, sculpting, and other things, hindi naman na mag-yugang. Hindi naman na mag-ibino. Mag-develop ang talent sa itong mga kabataan, mga productive citizens. Oo. So, if they're willing, we can give it ka ng prog, kaya dito man ang flask magigitan, isunod na. Kung asa napit ng mga countries ang mga naaydaghan kaayong Knights of Rizal, kaya naman po, may natukod niya, unsa na, kaya na ang partner, so, padong diri sa Philippines. It is going to be a very kanang tiresome task, pero it will going to be another day after a busy day. So, ano lang yapon? Perseverance. No perseverance. Kwan, kanang sa mga travel advisories before na ipagawa sa mga... Yes, so... yun sa maninyo ni pag-overcome din. So, dyan kayo ng mission ng U.S. Embassy, Travel Advisory, Australian Embassy, Canadian Embassy, or asa nga mga countries in Europe na dili pareho rin sa Mindanao kay tungod kay sa mga kidnapping nga nangitabo in the previous kanang years, ana. So, na-black eye po ang ato ang lugar. Although, ang ato ang dapit sa Buanga del Norte is very, very much peaceful. So, yun sa maninyo pag-overcome. Actually, the travel advisory against Mindanao has never been lifted. So, until now. Pero if imong tan-aon, we have been doing a lot of things in order for the embassies here in the Philippines to lift the travel advisory even for the Pitan lang. Because nga namang travel advisory to Mindanao except Davao. Di unsa man nila paghimo. Why can't we also exempt the Pitan? Na ang Pitan ang inahanglan lang. And the mere presence of the students from the AFS, we have two from Panama, we have two from Belgium, we have one from Japan, we have one from Indonesia, one from Germany, and I believe na one from France, siguro to. The mere presence of those students would really be an evidence that the Pitan and the Buanga del Norte is relatively peaceful, no? And the mere fact that in 2009, three ambassadors from Europe came to the Pitan with one mayor in Jack with their families, came to the Pitan at once, kasi balik-balik ang ambassador sa Jack Republic, ay, they kaya to ang peace of the situation. That's why I'm always calling PNP and the ILG to really, really kulangan ang mga polis ang dasa sa Buanga del Norte. Just for the love of Rizal, di na lang nga mga politika o mga inala, ala na lang, for tourism purposes lang. Kaya nga to, it's the entrance to Mindanao via Nautical Highway. And the first impression, maglaot po niya. So it will going to be a detrimental factor for all of us. So not only should the Pitanans and
people from Zamboanga del Norte or from people from Zamboanga Peninsula should help the PITAN, that the entire people of Mindanao should really support the PITAN being the entrance to Nautical Highway. Oo. So, mamumukin na ito na akong i-advocate. So, pagkinsa akong katumbang ma-origin na akong language na himuon, na asking them to really help the PITAN. So, in doing so, kami among gibuhat nga, hindi diba mong AFS and also the holding of WACO, eventually, the embassies will going to exempt the PITAN. Kung ilahan na nang makita. Hopefully, hopefully, ha. We cannot just ask us. Di po naman mabasag sila, kahit sila magod po yung police of the world, especially ang US man. Ano? Oh, so, they still have to see. They will not take our word for everything nga. Na, kinarampanaw sila nga. Kuan. So, it will going to be a challenge not just with the Pitanons but with the entire people of Zamboanga del Norte. Okay. So thank you so much. Wala na tayo panahon. No? So mangayon na lang tayo parting words and statements gikan sa ato ang mga bisita karong buntaga na sultihan pagalita kaya nakabalik pagin ang kuryente, no? Maka extra pagin ang kapihan sa Dipolog. We'll start off with Mr. Cristito Ruales sa PhilHealth, please. Okay, Ma'am Dagan, kay salamat sa pagbibitan po sa mo, ano, din sa kapihan sa Dipolog. Para sa itong mga membro, especially ang itong individually paying members, ito lang reminder sa ilaha ang pagbayad within the quarter o within the quarter. So, ang March mo, last month sa first quarter, so dapat makabayad within the quarter para kusimba ko, dili makagamitra. Tapos, katong sa itong mga sponsored members, na doon ay mga nakita nilang ilang member dito rin ko doon ay diferensya for correction. Mientras wala pa ma-admit, dapat kung makalugar mo doon sa mong buhatan para itong maasisdaan. Kanalang salamat, mong buntag sa tarang. Okay, thank you so much nga to ka, Mr. Cristito Ruales sa atong PhilHealth. Ang pangutana na mo kanina, di yung matubag, nga mulon yung mga tambal. And from the Pitan City, itong City Tourism Officer sa the Pitan, si Madam Apple Marie Agolong. Thank you very much, Dave, and to all of the people behind kapihan sa Dipolog, ni Amantanan diri, no? Humano na to, upay na inatanan, kasi katakay na sila. Thank you so much to all of you for accommodating me, no? Amanta ko ilabot. So, ita, raman ko, inigitin na ako, March naman sa noon, February na ito hitabo, I should report. Okay, again, good faith is always sa defense and all the things na alerts nila na ito, nga binuang, alerts. May regular ni Aragin ko kaya ni Asibin. Kabalo na gig ko because every time niya makuhaan, usahay binuangan ka, ilan niya bring a lawyer to defend yourself. And then, I'm not bringing a lawyer, I'm going to defend ourselves. Mangutana na daw yung tanya. Thank you very much, good, and please help the PITAN, please help all of us, especially sa itong tourism industry. Oh, by the way, mangutana na daw yung ko. Two days ago, we had the executives from Teledev Systems. This is very important. Teledev Systems is the company behind Converges and all the other call centers. And we are into putting up call centers. So, kasi mga call centers, mga Converges, mga usapan ng mga kwandin ha. They are always expanding. And we are offering the PITAN as an option sa ilang expansion. So that ang dapitan mubuog ka ng kuan ang sa Dres Atua sa Buang del Norte mubuog ka ng minimum wage tapos ka ng low standard of living. So most likely ang amoy within two years naala tayo mga call centers dali, it will not only affect the PITAN, but the entire province because we will have police staff, we will have 7-Eleven, okay, the practices, the unsay mga tabo na to anong naano. So at least ato ang kwanon lang, atong employment na doon maka-generate ang employment. At least, to those kwan, kanang mga estudyante, involve mo o specialize kanang na ang English for BPOs and also call centers. It's JEEP sa Jose Rizal Memorial State University. Naan na siya. It's a USA na siya. US funded na siya. So that to help the people of Zamboanga del Norte, the people of the Pitan City, to know the language of call centers. And then, di naman mag-lisod kung kanang pangitag trabaho. You don't have to go to Cebu. You don't have to go to Manila.
to just be employed in a call center. Dako tuod mo og sundo dito, pero mag-abang mo, gamay na gihapoy ma-take home ninyo. So, ganito sa pitan, ato tanan. Okay. Yeah, thank you very much and good morning. Happy kid ako, mahintan. Okay, thank you so much, Apol Maria Gulong, atong City Tourism Officer sa Dakbayan sa Dapitan. And from the panel, kita ni Junior sa Laguria, Jules, go ahead. Daghang salamat sa ato ang mga bisita, no? Daghang ka impormasyon ka nakuha gikan sa PhilHealth, daghang ka maayong balita nga nadunggan gikan sa Dapitan. So kami panawagan ay uba nato nung mga runa gani pero October, November, tagalaing nasud. Kabalik ko, daghang tigpaminaw diri sa RMND XDR, wa pa tao nakaatog Dapitan. Alihog no, mga dito, it's about time also nga mga tuta mag-budget pag-amal para ana para po makita nato na aradoy sa ato ang duol nga daghang mga lagi nga mga dapit, daghang mga aktibidades, no? So, mo na akong ang isa tumatik paminaw. So, natapos naman ang ato ang kuan, duha ka oras nga na burnout ang papunta. So, ako ana lang pasalamat sa inyong kanunay na pagpaminaw dito sa Kapihan sa Dipolo. God bless everyone. Thank you so much, Sir Robert Pinsoy. Natapos ko po ang duha ka oras na ito programa. Napahakan pa dito mo sa blackout. But nevertheless, we are so happy nga na pasingit pa yun ang mga informasyonas na importante sa PhilHealth o sa Dakbayan sa Dapitan. In behalf of the provincial government of Zamboanga del Norte, we are happy to know about these developments. Whatever success in the campaign of tourism and even sa BPO industry in Dapitan can spill over to the other areas of the province. So we will be happy for that because it will ultimately contribute to the success of our economy in the province of Zamboanga del Norte. So in behalf sa Kapihan sa Dipolo, sa Tumasuditik Paminaw, tagang kay salamat. Oh, happy Sunday to all. God bless. Thank you so much, Sir Robert Pinsoy from PIA Ponsoda. Oh, dili hindi na kinahanan kita kalang niyo para may bawaan ng isang Dapitan. Okay. Para dili panhinisan niyo itong pagiging lugar. At ang daon ng Dapitan para kung lain pa, the foreigner pa niyo na ito. Oh, what a nice place. Pero ikaw, at ang takibalo. So, sa ato po mga membro sa Perhelp, magayon ni Sipit Gloy na kinahanglan ng kahon ng opisina para kung sa may dipanisat yung mga record ma-settle na before nanda sa actual na pag-admit hospital. Kung sa itong may sakin ng dinamina sa mag-uban, sa mag-utaga, may munta din ito na. Thank you so much, of course, Rwanda, please. Very much, good. A little thing you can raise to give it the place. No? Back to us, I am receiving na itong pahumuslan na ito. By then, we can spread it out, the whole of from our province from Zamboanga del Norte. Wato tayo makita din na ito. Thank you very much and happy Sunday. Okay, salamat kay Edgar. Last but not the least, honest mistake. Si Koma Kamisman na ito ni Rosinior Matoy Barinaga. Sa tawin ni Edgar, kasi is to believe. Salamat na ito kay we notice na the success of every government agency depends on the expertise and competence of its personnel. Sama karon sa tourism, sa Dapitan, it's very lucky that they have a highly energized appeal, as a tourism officer. Sa province of Zamboanga, sa Zamboanga del Norte, they are also fortunate because they have a highly electrocuted, precise Robert Pinsel. Also, friends, I thought, I was just lacking a rather very healthy little. Kanang inyong official dito nga mga kwat kaliho kanpon po sa concept. Wag din mo na na. Kung po sa kaliha. Sa show sa Pampantasilan. Sige, sige, sige. Asa ang crew ha? Asa ang crew ha? Asa ang crew ha? Asa sige. Okay, so thank you so much, no? Ato na nga ang, ato na kayo. Pero baka, patabi ko tayo sa inyong tabo, diba? Kita man po, World of Pop, appeal na pa sa publicity sa Dapitan City. Throw ka piyan sa report. So, thank you so much sa ito mga panelists, si Pons, Roda PIA, si Robert Pinsoy, si Edgar Saruda, si Mato Barinaga, si Junio sa Laguria, and then sa ito ang live coverage din kanunay,
gahold na to si Silvio Tagatico Dondiano sa itong live streaming www.ionanipolo.tv.com. Dayon si Tax Ilumba na may nagawa sa kumpihan sa kanginan sa DHDR of IFM. Salamat kayo sa pagbisita, si Cristito Ruales sa Bihet, si Apple Maria Gulong sa City Tourism Office sa Dakbayan, sa Lapitan, kini si Edith Pahinti Tumong, ay si Danilo dito sa Istasyon Nagantay, salamat. O kini si Edith Pahinti Tumong, ang inyong regular anchor and host sa Kapiyan sa Dipolog. Ngayon pa rin yung Happy Sunday, to God be all the glory. No? Thank you so much. No? Nagantay, salamat. Happy Sunday, God bless us all. Studio, take it away. Coming here as a guest and been telling us about the Quintan City.